Yo, what is up guys? Kuya Rai here and welcome back to Kadocraft. Oh yeah. At ayun na nga yung ating cobblestone generator. So dito ko na rin nagay. Kung napansin nyo, ginawa ko na tong platform dito. Ayun na, kompleto na namin yung apat na platform ni KJC. So bali yung gitna na lang yung hindi pa namin naayos. Ginawa ko na dito tong farm na to dahil medyo hindi na siya magkakasya dun. Kung maglalagay man ako dun sa kabila, yung medyo maliit na farm na lang ang ilalagay ko dito. So dito pwede pa ako maglagay dito ng isa pang maliit na farm. Sinilaka lang rin siguro nito, tapos isa pa dito. Siguro yung medyo pahaba ng konti. Pero dahil nga medyo malaki-laki yung farm na yun, yun. So cobblestone generator lang siya, no? Pero ganun siya kalaki kasi yun siya, OP cobblestone generator siya. Dahil kailangan namin na maraming cobblestone dahil nga yung redstone shop po ay nangailangan ng maraming cobblestone. Yan. So ito, ano pa lang to? Test pa lang yun, ginawa ko. So meron na tayo yun. So ginagawa ko lang is hindi ko siya sinutodo dahil medyo malag siya. Medyo lang naman. Hindi naman siya masyadong malag. Pero sakto lang yan. So mabilis na masyado, no? So kung makapansin nyo, siguro naman. Siguro mas maganda kung test natin na tanggalin ko muna yung mga cobblestone dito. Wala lang ako paglalagyan. Kailangan kong baguhin yung mga timing ng redstone dahil para makasabay yung server dito sa machine or yung makasabay yung machine dito sa server. Ganun, depende na kung alin yung kung sino nauna. Basta ganun. Okay, so ayun. By the way nga pala, ang farm na to, ang cobblestone generator na to is from Ilmengo. Ilalagay ko na lang yung link ng video niya sa description, okay? Kaya panoorin nyo na lang yung block per block tutorial nito kung gusto yung subukan to sa world ninyo, okay? And so ito yung ito yung power niya. At buksan na natin. Medyo kapag nag-alag siya pumapatong kasi siya dun sa medyo nage-generate na stone kaya sumasabog tong part na to eh. Ayun lang. Ayun lang yung medyo niya. So kung mapansin nyo, no, medyo nag-i-slow mo yung pagbagsak ng TNT. So minsan nauuna tong pumasok doon bago bumagsak yung TNT. Kaya, yun, sumasabog siya. Pero nakapag-generate siya ng napakaraming cobblestone in ilang sabog lang. Kaya, goods naman. So hindi ko siya laging gagamitin. No? Gagamitin ko lang siya kapag nakailangan ako ng maraming cobblestone. Kasi ayoko nang gamitin yung pickaxe kasi pag basag ng cobblestone dahil masyadong hirap na. Okay, so buksan na, sarado na natin. Tara. Okay. Bam. Alright. Okay. So bali yung ang collection mechanism ito is binago ko ng konti dahil yan. Dahil di ba yung cobblestone dito is madaling mag-despawn, no? Kaya ang ginawa ko, dinagyan ko ng hopper minecart sa loob ng blocks to. Puro hopper minecart yung mga yan para mabilis silang makakollect ng mga cobblestone na malalaglag dito. Yan. So bago sila mag-despawn, makukuha na kagad siya. Ang mangyayari is ito. Medyo mabagal nga lang yung pagpasok niya dito dahil yung mga cobblestone is nandiyan pa sa loob ng hopper minecart at bumababa sila ng dahan-dahan papunta dito. Pero importante naman kasi is hindi sila magkakalag dito para mag-despawn. So makukulek sila kagad. So ilang minuto lang yan. Wala pa yatang 1 minute yan. Sabihin natin 1 minute lang yung ginamit ko. 1 minute lang. At ayun na, meron na tayong maglilimang stocks na. Actually marami pa yan. Siguro mga 9 to 11 stocks yan. Abangan na lang natin na matapos, okay? 1 eternity later. Okay, so far nasa 11 stocks na siya. Dumadami pa. Ayan. So, yun lang yung medyo sa kanya. Medyo hindi maganda dahil kailangan kasing makulit ka agad yung mga cobblestone dahil nga mag-despawn ka agad siya. Kaya ganyan yung ginawa ko. Pero okay lang kasi at least lahat sila nakakuha ka agad. At meron na tayo ka agad ganyan kadami sa loob lang ng 1 minute. So, mabilis siya. Super OP. Okay, so kukunin ko na to siguro. At ito nga pala, nalagay na nga pala natin dito dahil dadali na natin din sa base
para naman makapagawa ulit tayo ng mga maraming ano, maraming redstone components yan. So actually sa redstone components ko lang siya gagamitin dahil ay nga, yung mga binibenta kong redstone component ay medyo masyadong in demand siya doon. Okay. Okay, so yun na yung first form na gagawin natin ngayon. At mamaya naman ang gagawin natin is maghahanap tayo ng flower forest para naman dun sa gagawin namin ni Kuya JC na dye farm. Okay? Sabi Kuya JC kasi dito na siya gagawa ng ano, dito na siya gagawa ng ibang farm. Malamang isa yung mga colored farm dun o dye farm dun. So ang gagawin ko na lang is yung flower farm na lang siguro. So usually yung flower farm naman mga up to 9 colors yung kayang magawa nun. Depende kung saan mo siya gagawin. Tapos yung double or 2 block high na, ano, na flowers is usually 4 na perasa kasi yun. So kapag kinocombine yun, umabot pa rin siya ng 7. So bali ang dice dito sa Minecraft ay 16 colors lang. Yung flower farm ay nakaka-create ng up to 9 colors. And then yung ibang farm naman like yung black, yung white, tsaka yung brown is no, kuha naman sa ibang klase ng farm, hindi dun sa may mismong flower, okay? So, ang gagawin lang natin sa flower farm, so malamang mga 9 colors lang ang pwede natin magawa dun. Alright. Pabalik ka tayo sa base. Okay, so saan namin gagamitin yung ano? Saan namin gagamitin yung dye farm namin? Yung dye farm naman namin, kung yung cobblestone generator is gagamitin ko sa aking redstone shop, yung dye farm naman is gagamitin naman namin dun sa aming gagawing concrete shop, okay, ni Kuya JC. Pero dun pa rin namin yung ibibenta sa mall, syempre. So, tsaka syempre si Kuya JC is kailangan niya rin ng iba't ibang color. Usually ginagamit niya is yellow and orange at tsaka gray at black ang ginagamit niya. So, pagkasamahin na rin namin lang. It's na yan, okay? No! May nakapasok na zombie dito? Bakit? Kinain ng zombie yung mga ano ko. Naiwanan ko bang bukas to? O may nag-spawn sa loob? Sino sa inyo ang nakakita ng pangyayari? Wala bang nakakita ng pangyayari sa inyo? Okay, so last pumpkin. Ito na siya. Yum.
Okay, so kung sakaling dun niya talaga tumutubo yung ano, o dun niya talaga nag-i-spawn yung zombie sa ibabaw ng chorus plant, sigurado hindi na mag-i-spawn yan. Sobrang liwanag may. At least, okay na yan. Mas gumanda naman yung itsura ng ating ano eh. Burn. Alright, so nagawa na natin ng paraan yung problema natin doon sa ating mga farmers. Kaya pupuntahan natin yung nakita kong ano, no? Pupuntahan na natin yung nakita kong flower biome. At ito siya. Ito yung flower biome. Medyo maliit lang siya. Tsaka hindi siya purong flower biome. At ang problema dito is yun niya, no? Yung part na to ay beach. Beach nga ba? Ayan, so beach, kung makikita nyo. Makikita nyo dun sa may Minecraft biome niya, or ito, a beach siya. Tapos yung itong part niya dito ay sunflower plains. Sunflower plains itong part niya na to. Okay. Tapos dito naman yung kanyang flower biome. So bali ito lang yung part na flower biome niya. Alright, so nag-search pa ako ng konti dito sa area, no? Tinest ko pa ulit ng nag-test pa ulit ako ng iba pang parts. So itong part na to is napansin ko is mas, medyo mas okay kaysa doon. Part naman na to, so napansin ko meron siyang ayan, meron siyang blue, white, meron siyang light gray at saka yellow, no? Tapos pero ano pa rin to, sunflower plains pa rin to. Pero pagpunta ka na dito sa part na to, flower forest na siya. So ang gagawin ko na lang siguro is dito na lang ako. And dito na lang ako mag-start tapos papunta ako doon. Okay, so ang kailangan lang naman natin is 9 yung 12 yung lapad tapos 9 yung haba, no, na ano. So tapos dalawang ganun na magharap. So isang part dito at isa dito. Dito na lang siguro yung gagawin natin, okay? All right, so dala na natin yung ating mga gamit at alam ko narinig yun ang tugtog kaya let's do this. Enjoy the time lapse. Alright, so ito na yung ating dye farm. Okay, so tinry ko na kung gumagana to or hindi. So natry ko na siya, so okay na siya, gumagana na siya. At nandito na yung kanyang mga flowers na nakukuha dito. So tingnan natin kung ilang kulay yung mga makukuha dito. Tabi muna natin pala ito. Okay, so tingnan natin kung anong kulay ito. So meron tayong light gray. Alam ko light gray din yata. Light gray din yata itong isa. O light gray din. So pareho lang silang light gray. So 7 lang. So 7 colors lang yung pwede natin makuha dito. So yellow, blue, red, light gray, tapos ito white, tama ba? Light gray din to. So bali 6 lang, 6 color lang. Tignan natin to dito. So 6 colors lang yung makuha natin dito. Okay. Tapos yung ibang ano, yung ibang anong tawag dito? Ibang mga nakukuha, like for example yung seeds na nakukuha dito kasi may tumutubo rin na seeds.
And to, lalagay ko na lang siya dito. So, hindi ko na siya lalagyan ng ano, no? Hindi ko na lalagyan to ng item sorter. Manual na lang siguro siya na ilalagay dito yung mga seeds. Kaya, okay lang yan. Hindi naman siya ganun kalakas sa, ano? Hindi naman siya ganun kalakas sa bone meal. Kasi, itong mga bone meal na nakalagay dito. So, mga ilang minutes ko rin siya sinubukan. Mga 5 minutes lang yata. Tapos yan na. Ayun na yung mga nakuha niya. So, para makita nyo rin, subukan natin, no? Yung original na version ko nito is ano lang 8 lang to hanggang dito na sa pinakadulo, pero dito ginawa ko is ginawa akong 9, tapos ginawa ko na lang ice yung dulo para bumababa pa rin yung mga items. Okay. Okay, yan. Punuin na natin ng bone meal. Sana umabot ang ating bone meal dahil konti lang yung dala kong bone meal, eh. Ito na lang pala yung pupunayin natin. Ayun na yung ating dye farm. Yan. So, medyo ano to, medyo OP to. Marami nga lang talagang bone meal na kailangan. Actually, hindi mo siya malakas sa bone meal talaga. Kasi yun yan, no? Kung makapansin nyo, konti pa lang ginagamit ko. Pero, nakarami na ako ng colors or ng flowers. Actually, hindi naman siya AFKable. Pwede mo lang siyang buksan, tapos kumuha ka na marami. So, goods na siya, goods na siya. Tapos, mga pala, kailangan nga pala siyang i-test. Okay, so test natin. Test natin, sige natin kung aakit yung mga bone meal dito. O kung kailangan nga mabuhasan pala ito. Okay, so mapapansin nila, mabuhasan siya. Ayan, kasi kumukuha ka agad yun nandito, tapos umakit ka agad siya dun sa taas. Ayan. Meron pa pala dito sa ilalim. Okay. Oh, very nice. Okay, goods. So, pwede natin iwanan to at pumunta na tayo dun sa next na project natin, which is yung ating episode last time na blackout. At linaro namin yun kanina. At ito yung mga nangyari. Basahin ko muna yung rules. So, ito yung blackout at ito yung rules niya. So, race okay. To 3 points then. 2 to 3 members per team. Yung okay. Per team kailangan lang magkaroon ng... So, meron tayong white team at saka red team. So, yung per team, kailangan lang mayroong 128 blocks. So, yung blocks natin nandiyan na sa loob ng chest. Nakikita nyo ba? Ayan. Okay. So, 128 blocks. Tapos, unli yung shears natin. Pwede kayong kumuha kung kahit yan nyo gusto. Basta nagalaro, okay. Ha? Basta nagalaro, okay. No weapons, okay. Armor, saka other blocks. Okay. So, para makaiscore kayo, kailangan nyo lang mag-bridge from sa platform nyo, papunta sa platform ng kalaban. And then, i-ring nyo lang yung bell. Okay. Yan. So, yun yung unang point. Okay. So, bridging. Okay. Guys, let's go. Pero remember, walang PVP dito. Okay? So, walang PVP. Okay. So, ito, meron pang isa palang, ano, nakalimutan ko, nakalagay dun sa may book. Pwede nyo basagin yung, ano, pwede nyo basagin yung block ng kalaban. Okay? Okay. Kailangan, pwede nyo basagin yung blocks ng kalaban, pero dapat 3 blocks away from dun sa platform ninyo. So, hindi kayo pwedeng mag-stay dito. Kailangan naka-adjust kayo. Pero ay, matanong may ulit ako. Pag may nandaya, papatayin ko. Ano yan, Ken? Hindi kayo pwede mag-stay dito. Dito ba sa buong area pwede mag-bridge? Oo, dito. Itong may butas. Oh, sige, butas. Sige. Gitna lang. Hindi pwede mag-block pataas, ha? Alam na. Sige. Papatayin ko pag nandaya. Kahit saan daw, eh. One. Anong kahit saan? Dito lang sa loob ng butas. One. Bilang. Sige. Ako. Bilang ako. Go! Oy! Matalino si Master Zerk. Matalino si Master Zerk. Bell ko na, ay, tapos pala. Tapos na. Nagagaling na ko. Sorry, sumigaw ako, sorry. Tinambakan nyo kami, tatambaan din namin kayo. Ready? Teka lang, wala pa ako yung hiray. Oy, slide, bilang ka, slide. Ano nangyari sa'yo? Wait lang. Yung patay na lang niya. May totem pala akong visit. Diyan ka ba? Patayin kita. Pwedeng lumiko yung bridge, syempre. Pwedeng lumiko yung bridge, pero hindi pwedeng pataas. Pwede mo harangan mo. Pwede mo harangan, tama. Pwede mo rin basahin. Depends. Ready? Okay, game. Ready na kami. Uno. Dos. Tres.
Go! Kaya tipid sa blocks ha. Okay. Bawal yun, oh. Uy, tumatapak. Bawal yun. Nahulog ako. Balik! Ano yan? Hindi ko nakikita. Hindi, ganun din sa kanila eh. Nakita yung technique, ay. Ay, ready? One, two, go! Okay, sige. Akong bahala sa bantay. Ako magabantay. Lady Sue, bawal ate, bawal. Oy, bawal yan, Ken. Ken, lumalakas ano? Init ako. Anong init? Init ako. Nanghit sa'yo. Oh, bawal yan, lumalakad ka. Eh, wala, natalon. Wala, nakatalon na ako eh. Wait, nakatalon na ako kanina eh. Ano yun? Kita. Wala. Pre, yung mga ginid ha, ano yun nyo? Oo, kasi si Master Sir, tulong. Awit! Ate Lady, wag! Pati tayo, Ate Lady! Pati tayo, Ate Lady. Ate Lady, pati tayo, diba? Si Master Sir, taano nyo na sa ginid? Tadaan na ako! Okay. So, last point na lang kami. Kasi yun. Depends yung military kayo, Lady Sir. Lulog ako pag namamatay. Depends ang militar ha. Dito tayo sa ano, kaliwa tayo. Ito pre. Talon! Buisit! Uy, wala pa. Hindi, nakatapak ulit. Wala pa, hindi pa duman dito. Nakatapak ako. Ay, sige. Nakatapak. Panalo na kami. Hello, galing. So, ito ang nangyari naman dito is maganda rin. At nakita ko yung ibang flow dito. So, yung flow dito is medyo mahirap yung ano, mahirap yung pagbabalik ng mga wool, okay, ng mga blocks. So, di, kapag madalas kasi mahulog yung mga players, nauubos ka agad yung mga wool. At kapag nauubos ka agad yung mga wool, hindi nakukuha ka agad sa baba. Ayan, so, yun yung problema niya. Tapos sa baba naman, medyo may problema rin doon. So, yung problema naman sa baba is yung ating collection area, collection mechanism na ginawa doon, is medyo mabagal. Medyo matagal siyang makakuha ng items. So, ang gawin ko siguro ito is gawin kong dalawa yung hopper minecart, tapos gawin kong mas maayos yung collection area at lalagyan ko siya ng bubble beater pataas para yung mga items ay makakabalik agad kasi dito medyo ang tagal niya makabalik. Ganun lang yung naging flow niya. Tapos yung rules is medyo kailangan basahin talaga ng maigi ng mga maglalaro kung ano yung rule. So next time nilalaroin namin to, sa tingin ko magiging mas okay na. Pero ang sabi nga nila is intense yung laro. Kahit walang PvP, intense yung laro, okay? Tapos na, yun na yung pangalawa nating ginawa ngayon. So ano pa? Pangalawa, actually pangatlo na to. Next naman is yung ating office. Alright, so dito naman is meron tayo idadagdag dito dahil kung makapansin nyo tayo pag may-ari ng Menville Corps, kaya lang wala siyang nakasulat. So alam nila na ito yung wall pero yun, wala nga lang nakasulat. So ang gagawin ko is maglalagay ako dyan ng banner para malalaman nila kung kanino yung ano, kaya yun itong building na to at yan. So gagawin natin yun sa form of timelapse. Ito na yung pangalawang timelapse natin, kaya alam ko na rin na ulit ang tugtog at let's go! Enjoy the time lapse!
ayun na nga ang ating Manyville logo dito sa ating mall or sa ating office. At nakita naman, no? Tingin ko, kapansin-pansin naman yan. May pagtatangka pa si Mayor Sly na takpan ng ating, ano, ating building. Using itong building na ginagawa niya na to. At alam ko, ilalabas niya yan. Mauna sa akin ito, ilabas kaya okay lang, napakita ko yan. At enya, no? So kahit takpan niya yan, hindi niya yan maano. Kahit iharang niya yung building niya, hindi niya matatakpan yan dahil makikita agad niyang building na yan. Okay? Hindi niya maharangan ng building ko. Okay. So, ayun na yung ating building done dito sa shopping district at dun sa ibang project natin sa ating AFK Town na nag-expand na papunta dun sa Flower Forest at meron na tayong Dive Farm. Ano ba? Nalaro na rin natin ang ating game, ang ating mini game. Siyempre, kagawa na rin tayo ng cobblestone generator para sa ating redstone shop. Okay, so ayun na, wala na tayong problema at yeah, na, okay na, goods na tayo. At nawawala yung bed ko. Nag-glitch yung bed ko. Pinasag ko lang nalaglag at hindi ko na makita. Alright, so ayun na ating video for today. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo next time sa isa pang video. Maraming salamat. Thank you for the love. Queer Eye out. Babush. Bye-bye. Mm-hmm.